بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, inuulit-ulit ko itong sagot dahil inuulit-ulit din ang kanilang mga isyo pinagbabato sa atin. Na tayong mga Muslim daw, mayroon tayong 72 virgins pagdating sa langit. Actually, mayroong this is only intended for the shahid, yung mga martyrs. At the other naman, mayroong the least reward for every Muslim. Okay, mayroong riwaya na ganyan. Okay, dito tayo ngayon dahil may mga 72 virgins ang sarapan. So, bakit daw ang mga Muslim ay ganito? They are making it a mountain of issue na tayo mga Muslim ay talaga mga malilibog dahil sa ganyan. Ay, dito tayo sagutin natin yung issue nila sa sarili nilang aklat. Bakit ba sa aklat nila ay wala? Mayroon din isang daan, mas grabe. Isang daan, babasahin ko ha. Mabasa sa New International Version, mabasa sa King James Version, mabasa din sa New King James Bible. Ito, ang babasahin ko ngayon, itong issue nila. Okay? And every, saan pala mabasa? Matthew chapter 19, verse 29. And everyone that hath forsaken houses, brethren, sisters, father, mother, or wife, or children, or lands, for my sake, shall receive hundredfold, and shall inherit everlasting life. Doon sa everlasting life, saan ba ang everlasting life? Sa langit. Ha, dito sa Tagalog ba, basahin natin. Sa Tagalog. Ang bawat mag-iiwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, na wala ditong wife, o mga asawa. So, very wise translation of all translations, Cebuano, mga Tagalog, yung wife na wala. Sinipa, siniko. Pero sa English man doon, meron wife. Okay? Anak o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-isang daan, at magsisipag mana ng walang hanggang buhay. Ha? 100, isang daan daw, ha? Makatatanggap ng tag-isang daan. Kung bahay mo, iniwanan mo yung bahay mo, iniwanan mo yung kapatid mo, iniwanan mo yung lupa-lupain mo, ha? ay makatanggap ka na tag-isang daan. Ha? Hundredfold. Sa English, mayroong wife. Ha? Kung iiwanan mo your wife, sinasabi dito, mother or wife or children or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Marunong pagdating sa Tagalog at Cebuano, siniko yung wife. Pero nag-research din ako. Mayroon silang footnote yung iba. Mayroon translation, mayroon footnote. Eh, sinabi nga, other manuscript, mabasa. Okay? Mabasa nga, wife. Anyhow, mayroon pala kayo. Huwag kayong mainggit, mga kapatid. Huwag kayong magagalit. Sa inyo doon sa kabilang buhay, everlasting life, magkakaroon din kayong 100 wives. Sinasabi kasi, you will have 100-fold. Kung iniwanan mo yung bahay mo, iniwanan mo yung kapatid mo, iniwanan mo yung lupa-lupain mo, iniwanan mo yung asawa mo, yung wife, you will have a hundredfold an everlasting life. Okay? So, hindi na kayo maingit. Hindi na kayo magagalit. Mayroon sa amin, 72 lang. Grabe.
virgin pa sa inyo. Aywan ko kung virgin, sinabi lang ang wife eh. Hindi naman doon sinabi nga virgin or wangwang na. Nandyan sa mga Kristiyano, bago kayo magbato, basahin ninyo. Eh, sabihin naman ang palusot ng iba, ay, spiritual yan. Ay, bakit ba spiritual? Spiritual yung house, spiritual yung land, spiritual yung brothers and sister, spiritual yung ina, spiritual yung wife. O, bakit ang wife lang naging spiritual? Lusot, lusot. Okay, malusot kayo, maghanap kayo ng palusot. Matthew chapter 19, verse 29. Mabasa sa New International Version, mabasa sa King James Version, mabasa sa New King James Bible. Maraming salamat, pakishare mga kapatid, para hindi na sila maiinggit at di na sila magagalit dahil may 72 tayo, sila wala. Di lang sila nagbasa, mayroon 100 ho sa kanila. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.